Napapanood yung maglaro si Richie, ikaw, have you seen him play? I've seen clips sa Facebook, pero hindi yung full game. Pero magaling, alam ko magaling te. O ngayon alam niya kung bakit siya tinaguri ang UAAP heartthrob. Hindi, alam mo, magaling ka talaga kasi meron akong nakausap na player. Nakasabayan niyo rin, mga contemporary mo na player, na magaling din. Tapos sabi ko, sino magaling? Si Richie o itong player na to? Tapos sabi niya, si Richie. Bakit? Sabi, kasi pareho kayo ng posisyon. Tapos sabi ko, ba't si Richie? Kasi si Richie, in and out. Sabi ko, ano yung in and out? Magaling siya sa labas, magaling siya sa loob. Sabing ganon. Kasi yung isa daw, yung kasabayan mo na pareho din kayo ng position, magaling daw sa labas. Pero sa loob, di siya masyado makapenetrate. Ikaw daw, magaling ka daw pumenetrate. yung 3 points niya, sobrang okay. Tapos nakakapasok din siya sa loob. Di ba yung iba, sa labas lang talaga sila magaling tumira? Diba? Tama. Ay, Donnie, i-correct mo ako. Nagbabasit mo ka. Di ba may maganon? Ang specialization nila talagang sa labas lang. Oo, outside shooter, ganon. Oo. Pero dun, pag sa loob, hindi sila nakakapasok. Hindi sila nakakatira sa loob. Pero pag-usapan natin yung most tweeted athlete. So, ano yon? Yung mga... Binabasa mo yung mga sobrang daming tweets na sinesense. As much as pwede, yun. As much as kaya, pinipilit ko na basahin lahat. Pero may hirap, lalo nung season kasi... talagang training and then rest tapos studies lang. Pag season, pwedeng gumamit ng ng social media o pinagbabawalan? Pwede naman, pero medyo lesson daw. Pag finals, di ba, hindi masyado? Yeah, pag finals, no phones kami. Oo, para focus, di ba? Yeah. O, ito na nga lang. Ito, since sila, hindi lang sila mga heartthrobs, mga smart din tong mga to eh. Richie, Donnie, and Ronnie. Ngayon, para tumawa ka din lang. Hindi, how do you describe a millennial guy? Kasi syempre yung iba, lalo yung mga titas of Manila, hindi na nila nagigets ano ba yung mga ganap ng mga millennials. Paano mo nade-describe ang isang millennial guy, Ronnie? Siguro para sa akin mahilig sa mga FB, Instagram, social media, mga palalabas sa mga mall, yung mga kikay-kikay, alam mo yun? Yung mga makeup-makeup. Yung mga, alam mo yun, di ba, magkano? Yung mga... Vain. Mga ganun. Vain, salamin na salamin, di makakalabas ng walang makeup, mga ganun. So ikaw, millennial ka yung tinutukoy natin, ha? Guys, hindi, ako hindi ako ganun. So, hindi sa mga nakikita ko lang, lalo sa mga internet, lalo pagka tumitingin-tingin ako ng ganun. Ano na ito? Ano ganun? Nayuhusgahan ko kaagad. Judgy kayong millennials. Ikaw, Donnie, how do you describe a millennial guy? Iba kasi nung panahon ng parents namin, syempre. Social media's a big part. Tsaka yung influence namin, it's really, we have it easier, I think. Like in terms of communication. Yeah. And ang daming pwedeng gawin na hindi mo kayang gawin before. So yung communication, social media, grabe yung mga endless possibilities talaga. So I think millennials... Physically, how do you define, how do you describe a millennial guy? Mga hype beast. Hype yung mga, beast. Yung mga... Hype beast. They go with the flow of, you know... Kung paano mag-dress yung mga favorite rappers nila or who they look up to, yung mga idol nila, ganun sila eh. Ako ganun, I look up to a lot of people. Madami kang yung may mga pinepeg ka tapos ine-emulate mo yung mga ganun. Yeah, yung ganun. Tapos you just make your own version of it. Yeah, you Richie. Siguro nasabi na nila lahat eh. Pero thank you so much for coming here, Richie. Siguro someone that they can look up to, like yung while growing up. Kasi sobrang important thing siya. Sobrang important factor siya for the teens. Ang alin? Ang? Yung may, parang may someone na, yun nga, they can look up to. Yung nag-i-inspire? Yeah. Yung ganon. Sino inspiration mo? Parents. Oh. Yeah. So nagda-dress ka din katulad ng mom mo kasi na-inspire ka siya. Pag nasa bahay. Magandang maganda tayong lahat!